Bagamat hindi pa dumarag sa mga pasahero sa NAIA Terminal 3, nananatiling mahigpit ang seguridad na ipinapatupad doon. Alamin natin ang sitwasyon sa NAIA. Narito ang unang balita live ni Victoria Tulad. Victoria! Susan, hindi pa nga masyadong marami ang mga pasahero sa NAIA. Posibleng mamaya para wang dagsa nila dahil ang ilan may pasok pa. Hinayang na hinayang ang OFW na si Linin Mulyes. Kahit kasi apat na oras na mas maaga ang kanyang dating sa NAIA Terminal 1, gaya ng abiso ng ilang airline companies, sarado naman ang check-in counters. Minabuti na lang niya na maghintay muna sa labas kasama ang mga kaanak. Sabi kanila kasi, dapat maaga pumunta dito. Opo, kasi ang immigration yata, 5 feet. Kailangan daw maaga. Sayang yung oras. Dapat ginugol ko muna sa family. Kaunti lang ang mga pasahero sa Terminal 1 bandang alas 2 ng madaling araw. Kaya walang hassle sa pagpasok at maiksi lang din ang pila sa check-in counters. Sa Terminal 3, mas maiksi rin kaysa kahapon ang pila papasok ng departure area. Sabi ng mag-asawang Ferdy at Lita Cruz, walang problema sa pagpila. Tuloy ang bakasyon ng pamilya Cruz sa Bohol. Kahit pa nagkaroon doon kahapon ng bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf. Actually, padanaw din kami. Pupunta rin kami doon. Pero kinancel nung hotel yung ano namin, tour namin doon. Para naman makatiyak na hindi siya mauubusan ng ticket pa summer, maagang bumili si Jenny Cebuhano. Ano lang masasabi mo doon sa pila? Medyo nahassle ka ba? Mahaba ba? Hindi, okay lang naman po. Tsaka naka-online check-in naman ako. Sa arrival area naman ng Terminal 3, marami ang nag-aabang para sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Regina Javier, excited nang makita ang anak na galing Taipei. Iba yung ating ano eh. Iba yung pagdiriwang natin ng sinasabing mahal na araw. Para matiyak ang seguridad ng lahat, mahigpit ang pagsusuri sa mga gamit. Panayang ikot ng K-9 units at mga pulis at may mga airport assistance desk. Sa mga mayroon namang reklamo, maaaring tumawag sa Civil Aeronautics Board hotline na local 02-16566. Susan, ayon naman doon sa mga nakausap natin na police, security guard at airport staff, ay walang naiulat sa kanila na untoward incident dito sa Terminal 3 at sa Terminal 1. Susan? Maraming salamat, Victoria Tulad.